Good afternoon guys. Patuloy tayo sa ating pag-charity vlog. At aking naalaala yung aking binigyan na magugulay. Napasing ko sa kanyang bilao ang 3 carrots, isang supot na kalamansi, 3 taling sitaw, at 4 na repolyo, 2 patatas at 5 sayote. Binigyan ko siya ng 1,000 guys. Tuwan-tuwa yung babae. Hindi mailarawan ang kanyang kasiyahan na darama yung time na yon. At nung ako'y umuwi na, nakonsensya pa ako. Sana nakita kong tinda niya. Nasabi ko pa naman, pambil ng bigas at puhunan. Di nga pala guys, kasya ang 1,000 na puhunan para sa kanya. Kasi ang binubuhay niya, yung kanyang asawa walang trabaho, na halos may sakit, at 6 na anak. Nilalakad lamang daw niya yung pagtitinda. Aalis siya sa kanila ng umaga at darating sa mga bahay-bahay nang 9:00 na ng umaga. Aalis siya ng pagkakain ng 7:00. Darating na siya sa kanyang pagtitindahan ng 9:00 ng umaga. Sunusunong ang ilang mga gulay. At dahil sa aking awa, sa kanya ko talagang ibinigay yung kambing ng aking intention doon, kung sakali nga na inakapos sila at papalaki na yung kambing, pwede na ipagbili. Kinaumagahan guys ay hinanap ko siya, at natagpuan ko naman ang kanyang bahay, lamang ay wala na siya. At pinuntahan ko siya sa kanyang pinagkukuha ng mga kalakal, at nakita ko siya guys, at ito at ating panoorin. At natagpuan ko nga siya guys sa dumping pit ng mga basura. Umuulan-ulan noon at umaaraw-araw, nakita ko siya sa tuktok ng mga sako, patuloy ang kalkal niya ng mga basura. Hindi niya inaalintana ang masansang na amoy ng mga basura at mga nabubulok ng mga papel at mga tinatapon. Ganyan ang buhay nila guys. Napakahirap pala isipin ang mahirap. Nagtitiyaga sila sa amoy. Medyo nahihiya pa siya sa akin guys nang makita ko siya. Pero walang magagawa. Lumapit ako sa kanya. At ilang sandali, hindi ko naman siya inabala. Nagpakita lamang ako sa kanya, sapagkat nakikinikinit ako na nagmamadali siya at gusto niyang mayari yung kanyang mga ibinukod na sako para piliin ang mga makukuha niyang mga mahalagang bagay na pwede niyang gawing pera, maipagbili at maibili ng bigas at mabili ng mga pangailangan nila sa bahay. Ganyan ang kanyang ginagawa guys. Nakakaawa. Pawis ang makikita mo at hirap ang kanyang puhunan. Bihira ang babaeng ganito. Nagsasakripisyo siya para maiyahaw niya at mapag-aral ang kanyang mga anak at may makain at makabili ng gamot sa kanyang asawa na meron ng karamdaman. Guys, nakakaawang damhin ang mga ganito. Ito ang mga dapat tulungan. Ito sana ang dapat gawan ng pamamaraan ng ating mga namumuno sa pamahalaan, ang mga tulugang indigent na maralita na namumuhay at gustong mamuhay ng maayos
ay matulungan sana